Nagpatuloy ang paglalakbay ng Straw Hat Pirates sa karagatan. Habang nagbabasa ng dyaryo si Nami ay nahulog ang isang flyers. At ikinagulat ng grupo ang nakita. Tinalakay ng mga opisyal ng Navy ang mga malalakas na pirata sa East Blue. Kung saan ang pinakabagong wanted na dumagdag ay si Luffy na meron kaagad 30 milyon na patong sa ulo dahil tinalo nito ang tatlong malalakas na pirata. Nagmamadali si Mary na ipakita ang wanted poster ni Luffy. Ngunit ang napansin pa ni Lady Kaya ay ang nakatalikod na kuha ni Usopp. Dahil ani ay natutupad na daw ang mga pangarap ni Usopp. Natuwa si Kobe nang makita na sumisikat na si Luffy. Nabalitaan din ito ng mga nakalaban niyang sina Captain Morgan at Captain Kuro. At maging sa Barati ay nakarating din ang balita. Natuwa si Luffy nang malaman na napakalaki ng kanyang bounty. At naisip naman ni Usopp na magiging sikat na siya sa kababaihan dahil nakuhanan din siya ng litrato. Nagsaya ang tatlo dahil sa nalaman. Pero nainis si Nami dahil hindi nila alintana ang panganib na dulot nito. Naisip din ni Zoro na mas malalakas na ang hahabol sa kanila ngayon. Samantala hindi pa rin makalimutan ni Full Body ang nangyaring pamamahiya sa kanya ni Sanji. Dahil nagdulot din ito ng pagbaba ng kanyang ranggo. Kaya nang mabalitaan niya ang tungkol kay Luffy ay naisip niyang hulihin ito para mapromote siya. Subalit kaagad nilang nakasalubong ang Straw Hat Pirates. At saka sinabi kay Luffy na siya ang huhuli sa buong Straw Hat Pirates. Pero natuwa pa si Luffy nang makita ang picture niya. Itinutok ang kanin sa barko ng mga bida. Subalit pagtira nila ay hinati lang ni Zoro sa gitna ang bala nito. Kaya magpapaputok sana sila ulit pero sumabog ang kanin sa mukha ni Full Body dahil sa kalumaan nito. Hindi pa nadala si Full Body kaya nagpunta siya sa Going Merry at sinubukan suntukin ang bida. Pero bamaanda lang ang ulo nito na tumama sa kanya kaya talsik. At ang mga crew niya ay pinatalsik ni Sanji pabalik sa barko nila. Labis ang takot ni Full Body nang muling makita si Sanji kaya nabahag ang buntot nito at nagdive sa dagat. Nagpunta si Mihawk sa isang isla kung saan may mga pirata. Pero hindi sila nito inatake dahil hindi sila ang pakay nito. Nagkandara pa ang pirata na sabihin nito sa captain nila na walang iba pala kundi si Shanks. Dumating si Mihawk ngunit wala na daw siyang balak kalabanin si Shanks dahil putol na ang isang kamay nito. Saka pinakita ang wanted poster ni Luffy. Kaya natuwa si Shanks at niyaya niyang mag-inom si Mihawk. Sa baryo naman na pinagmula ni Luffy ay natutuwa ang mga tao na makita siyang malakas. At kahit na naiinis ang mayor ay nagkaroon pa rin sila ng kasiyahan. Malapit na ang Straw Hat Pirates sa Grand Line pero kailangan nilang umikot dahil delikado ang dadaanan. Subalit hindi ito alintana ni Luffy dahil mukha daw masaya kaya sumakit ang ulo ni Nami. Kaya naisip ni Nami na mag-resupply muna sa Log Town, kung saan ipinanganak at namatay ang tinaguri ang hari ng mga pirata. Nakagawa na sa wakas ng balsa si Buggy, kaya makakaalis na siya sa isla kung saan siya tumalsik dahil sa kagagawa ni Luffy. Nangako siyang babawian daw si Luffy, subalit hindi pa nakakalayo ay inatake na siya ng mga prana pero hindi pa rin siya sumuko. Tagumpay naman siyang nakarating sa susunod na isla nang makita ang isang sisiu. At dahil akala niya ay minamaliit siya nito ay binalak niya itong kainin. At gamit ang kakayahan ay nahuli niya ang sisiu. Pero dumating ang nanay nito kaya takbo si Buggy, tapos gumawa siya ng isang patibong. Pero dahil matalino ang ibon ay siya ang manerienda ng mga ito. Ngunit pagkain sa kanya ay ang pangit daw ng lasa ng clown kaya dinura siya sa malayo. Hanggang mapadpad siya sa Treasure Island kung saan din nanggaling sila Luffy. Sinubukan siyang takutin ni Gaimon at ng mga hayop pero hindi natatakot si Buggy. Binaril siya ni Gaimon pero sa sombrero lang tumama, kaya ginamit ni Buggy ang kakayahan upang mahuli ito at mapalabas. Saka nagkaroon ng duelo ang dalawang bulinggit. Sinabunutan ni Buggy si Gaimon pero pinagbabaril siya nito. Subalit nahawakan ni Buggy ang baril kaya nakatalo ng clown at sinipa si Gaimon ngunit nakagat. Saka bumuelo si Gaimon pero nakailag kaya sumakit ang kanyang katawan. Nagpatuloy ang bakbakan ng dalawa hanggang sa magawang manalo ni Gaimon. Ngunit nang malaman ni Gaimon na aksidente lang palang napunta si Buggy sa isla ay naging magkaibigan din sila at nagkaroon ng kasiyahan magdamag. Kinabukasan ay naging makabagbag damdamin ng pamamaalam ng bagong magkaibigan sa isa't isa. Pero hindi pa nakakalayo ay may lumabas na malaking alimango kaya nawasak ang bangka ni Buggy. At tatapusin na nito ang clown, subalit may dumating na pirate ship at binutas ang alimango. Saka iniligtas nito si Buggy. Umupo ang magandang babae, at pinakita nito ang isang litrato ng may atraso sa kanilang dalawa. Kaya habang kumakain ay nagpa siya ang dalawa na magtulungan upang makabawi. Nagdadalamhati ang mga crew ni Buggy dahil akala nila ay patay na siya. Subalit nag-away sila Moji at Kabaji kung sino ang papalit na captain kaya nagkaroon sila ng isang duelo hanggang sa masira ang mga sandata ng dalawa. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa paglalaban gamit ang mga kamao. Ilang araw ang nagdaan at hindi pa rin sila natatapos sa pagsusuntukan. Hanggang sa makatulog na ang mga crew pero hindi pa rin sila tapos. Ngunit sa pang-finale ay pareho silang tulog sa suntok ng isa't isa.
Tapos na naginip ang Leo na si Richie kaya sinapok sila nito. Kaya naman si Richie na ang naging bagong captain. Ngunit pinaligiran sila ng mga katutubo. Kaya sinubukan ni Captain Richie na ipagtanggol ang mga crew pero nagawa ng mga katutubo na matalo silang lahat. Samantala nakita ni Buggy ang kanyang pirate ship. Pero nakita niyang inakala pala ng mga ito na patay na siya. Nakita niya ang dalawang engot pero hindi din nila alam ang nangyari dahil tulog sila. Ngunit nalaman ng babae na kagagawa nito ng Bear Claw Tribe. Niluluto na ng mga ito ang crew ni Buggy. At balak na rin nilang iluto ang katawan ng clown, subalit pinalipad ito at saka nabuo. Tapos binugbog nito ang lahat ng mga kalaban hanggang sa mailigtas ang mga crew. Saka muling binuo ni Buggy ang kanyang katawan na labis na ikinatuwa ng kanyang crew. Saka gumamit ng Buggy Ball para tapusin ang mga kalaban. Tapos pinagtulungan ng trio ang mga natirang Bear Claw Tribe hanggang sa maubos ang mga ito. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila kilala ang magandang babae. Saka nagpatuloy sila sa paghahanap kay Monkey D. Luffy. Samantala tagumpay na nakarating sa Log Town ang Straw Hat Pirates. Excited na sila sa makikita sa lugar na ito kaya nauna na si Luffy. Dahil gusto niyang makita kung saan ang execution platform ng Pirate King. Nagsukat si Nami ng iba't ibang klase ng damit. Pero hindi niya ito binili kaya iyak ang businessman. Si Sanji naman ay tuwang-tuwa sa iba't ibang dish na nakikita niya. At nahanap niya na daw ang main dish nang makita ang magandang dalaga. Samantala si Usopp naman ay nagpunta sa tindahan ng mga kolektor. Nakatunog ang mga marine na nandito ang Straw Hat Pirates, kaya kabadong nag-report ang isang marine sa pinakamalakas na navy sa Log Town na si Captain Smoker. Dumating pa ang isang marine para mag-report na nagnanakaw daw sa palengke ang mga pirata. Agad na nagbihis si Smoker para kumilos mag-isa at ayaw nitong magpatulong sa mga bata niya. Sa halip ay ipinahanap niya si Tashigi. Tapos na dapa ang isang bata at namansyahan ng ice cream si Smoker kaya takot na takot ang tatay nito. Pero mabait naman pala si Smoker dahil binigyan niya pa ng pera ang bata para makabili ng bagong ice cream. Pagdating ni Smoker sa mga piratang magnanakaw ay napagkamala niyang ito ang Straw Hat Pirates. Kaya gumamit siya kagad ng kapangyarihan ng Devil Fruit. Nabalitaan ni Nami sa tindera na mula ng madestino si Smoker sa Log Town ay wala ng pirata ang nakakaligtas. Samantala dahil sa kapangyarihan ay kagad na nahuli ni Smoker ang mga pirata. Pero dahil hindi niya kilala si Luffy ay sa kanya pa nagtanong ang bida kung nasaan ang execution platform ng Pirate King. Isang dalaga ang hinaharas ng dalawang pirata dahil daw sa paghuli sa captain nila. Pagsugod ng mga ito ay tutulong sana si Zoro, pero sa isang iglap ay nagawa ng babae na matalo ang dalawang lalaki. Ngunit pagkatapos ay nadapa at nahulog ang salamin. Kaya ibinigay ito ni Zoro sa kanya nang mapansin na kamukha ni Queen kaya aksidenteng nasira ang salamin. Samantala naligaw naman si Luffy sa mga eskinita nang makita ang Gold Roger Pub na pagmamayari ng isang matandang lalaki. Ngunit itinataboy siya nito dahil sarado na daw ang shop. Pero hindi umalis ang bida dahil interesado sa kwento ng Pirate King. Kwento ng matanda na isang malakas at undefeated na pirata ang may-ari ng bungo na ito. Pero pinatay lang daw ito ni Roger sa isang suntok lang kaya lalong napahanga si Luffy. Ipinakita sa nakaraan na customer pala ng matanda si Roger. Marami daw itong nainom na tindan niyang alak at kinabukasan ay nagpunta ito sa nakakatakot na dagat na Grand Line. At kalaunan ay nabalitaan niyang naging hari pala si Roger sa nasabing dagat. Giit ni Luffy na magpupunta din siya sa Grand Line at magiging hari ng mga pirata. Naisip ng matanda na tila kapareho nito si Gold Roger. Kaya natuwa ito at nais siyang pagsilbihan. Pero dahil hindi umiinom ng alak si Luffy ay nag-inuman sila ng gatas. Pagkatapos ay nagpunta si Smoker sa pub nang mapansin nitong may naging customer ang matanda. Ayaw siyang bigyan ito ng alak ngunit kumuha si Smoker at uminom. Nang maalala niya nung nakita niyang naglalakad si Gold Roger para sa kanyang execution. Pagkaakyat sa itaas ay kusang umupo ang tinaguri ang hari ng mga pirata upang magpakamatay. Ngunit bago ito ay may nagtanong kung nasaan ang legendary treasure na One Piece. Tumawa ng malakas si Gold Roger at kasabay ng pagtusok ay sinabi niyang kung sino ang makakahanap nito ay sa kanya na ang One Piece. Na siyang dahilan kaya nagsimula ang Golden Pirate Age. Nagpunta ang isang marine para ipakita kay Smoker ang itsura ni Luffy. Samantala si Luffy ay nakarating na sa execution platform ni Gold Roger. Mabilis na nagtungo si Smoker sa execution platform dahil alam niyang nandoon si Luffy. Sinabi niyang hindi makakapunta ng Grand Line ng Straw Hat Pirates kung hindi siya matatalo. Kaya sinubukan siyang suntukin ni Luffy pero muntik na siyang mahulog saka naipit pa ang kanyang paa. Ngunit nang makaalis ay nagsimula ang laban nila pero kawawa ang ating bida. Hanggang sa matamaan sa mukha si Luffy at bumagsak. Pero hindi sisuko si Luffy kaya ginamit niya ang paa, ngunit hindi niya nakontrol ang kakayahan kaya tumalsik ang taong goma sa ere at nakatakas kay Smoker.
Samantala nasa Logtown na rin pala sila Buggy. Nang makita ni Moji si Luffy na nasa ere kaya agad na sinabi sa captain. Pagkabagsak naman ni Luffy ay napagod daw siya dahil sa layo ng kanyang tinalsikan. Kaya natulog siya kung saan siya mismo bumagsak. Samantala si Tashigi ay sinisingil si Zoro para sa salamin. Pero dahil walang pera si Zoro ay pinaglinis niya na lang ito sa Navy. Samantala si Nami ay nakita ang wanted poster ni Luffy. At nakita niya si Zoro na nagtatrabaho. Naginamit ang kanyang teknik para mabilis na malinis ang sahig. Natigilan siya nang makita si Tashigi na magaling sa paggamit ng espada. Ngunit nakilala siya ng ibang marine kaya sinubukang arestuhin. Pero gumamit siya ng 3-mop style. Pagdating ni Tashigi ay nag-iwan pala si Zoro ng pera para sa salamin nito. Samantalang naiinis pa rin si Zoro dahil kamukha ni Quina ang babae. Kalaunan ay bumibili si Zoro ng 2 espada sa halagang 100,000 dahil nasira ang mga ito ng kalabanin niya si Mihawk. Pero dahil kulang ang pera ay sinungitan siya ng tindero. Ngunit nang makita ang legendary sword ni Zoro ay naging trying hard ang tindero na bilhin ito sa swordsman. Dumating si Tashigi para kunin ang pinaayos niyang espada. Ngunit hindi pa rin ito alam na si Zoro ay ang wanted na pirate hunter kaya ibinalik pa nito ang pera na iniwan niya dahil nakabili na daw siya ng bagong salamin. Saka nakita ng dalaga ang legendary sword ni Zoro na Wado Ichimonji. Dahil ang presyo pala nito ay nasa 10 milyon ayon sa libro ni Tashigi, kaya nabuko ang mapagsamantalang businessman at ibinalik na ang espada ni Tashigi ngunit natumba ang dalaga. Saka sinabi nitong pumili na lang daw si Zoro sa mga murang espada. Giit ni Tashigi na gumagamit din daw ng 3 espada ang sikat na masamang pirate hunter, pero deadma si Zoro kahit alam niyang siya ang tinutukoy nito. Napansin ng swordsman ang isang magandang espada. Nanalaman ni Tashigi na isa rin palang legendary sword na may pangalang Kitetsu the Third na nagkakahalaga daw talaga ng 1 milyon. Ngunit parang ayaw na itong itinda ng businessman dahil isinumpa daw ang espadang ito. Kaya ang lahat daw ng mga gumamit nito ay namamatay. Ngunit hindi natakot si Zoro, sa halip ay hinayaan niyang ang espada ang pumili sa kanya, kaya inihagis ito at itinapat ang braso kaya kinabahan sila ngunit mukhang pinili nito ang swordsman. Hindi makapaniwala ang dalawa sa nakita. Kaya kinuha pa ng businessman ang isa pang malakas na sword para ibigay na lang kay Zoro. Dahil sa nangyari ay 3 na ulit ang espada ni Zoro. Samantala hinahanap nila Buggy si Luffy para gumanti. Ngunit sa paghahanap ay nakatabi na pala nito ang bida pero napansin niya lang nung nakatakbo na. Kumilos sa mga marine para hanapin ang Straw Hat pero alam ni Smoker na hindi sila pagtataguan ni Luffy. Dumating ang isang pirate hunter na si Daddy upang kunin ang bounty ng mga piratang nahuli. Napag-alaman na dati palang Navy si Daddy, pero sa di malamang dahilan ay nagpa siya na lang itong maging pirate hunter. Nakita ni Luffy si Zoro. Nang mapansin nila ang isang kaguluhan dahil pinaligiran si Daddy ng mga pirata dahil sa mga kasama nilang nahuli nito. Ngunit nang umatake sila ay sila pa ang naubos ni Daddy kaya tuwang-tuwa si Luffy. Samantala si Usopp ay bumili ng maraming gamit pero nakalimutan daw niya ang goggles kaya bumalik sa tindahan. Ngunit hindi niya ito kagad na bayadan kaya inunahan siya ng isang bata. Pinipilit niyang bilhin ito sa bata pero sinabi nitong may kaibigan daw siyang captain ng Navy. Kaya nagsinungaling si Usopp na meron daw siyang 30 million bounty sa kanyang ulo. Tinawag ng bata ang tatay niyang si Daddy para ibigay ang regalo niyang goggles. Sa kanya sinumbong si Usopp sa tatay niyang pirate hunter kaya kabadong kabado ito. Kaya aalis sana si Usopp. Ngunit nakita ni Daddy si Usopp sa likod ni Luffy sa wanted poster. Kaya nagsinungaling na lang si Usopp na nakakatakot daw siya at malakas katulad ng kanyang captain. Napansin ni Usopp na hindi na ito naging interesado sa kanya. Kaya mas lalo pa siyang nagyabang para mabawi ang goggles. Ngunit hinamo naman siya ni Daddy ng isang duelo, pero nang makita ang napakaraming pistol ay nakilala na ni Usopp ang binabangga niya. Nagtipo ng mga tao para sa kanilang duelo na nakita rin ni Nami. Hindi makapaniwala si Usopp sa gulong pinasok niya. Kaya sinabi ni Nami na isa siyang baliw para kalabanin si Daddy. Nagsimula ang duelo at nagbilang sila ng mga hakbang. Kaya iniisip ni Usopp na dito na siya mamamatay. Kaya bago matapos ang bilang ay sinubukan niya ng tumakas pero binaril ni Daddy ang kanyang hawak na pistol. Nainis ang mga tao dahil duwag daw si Usopp. At humingi naman ng tawad si Usopp pero balak pa rin siyang patayin ngunit tinulungan siya ni Nami. Ngunit nang masabihan ng duwag ay naglakas loob si Usopp. Nang marinig ni Daddy ang pangalan ni Usopp ay naalala niya ang tatay nitong si Usopp. Dahil noong isa pa siyang marine ay nakalaban niya pala si Usopp sa duelo pero natalo siya nito. At kahit na isa itong kahihiyan para sa mga sniper ay hindi siya nito pinatay nang makitang meron siyang isang anak. At ito ang dahilan kaya umalis na siya sa Navy. Dahil sa narinig ay lalong lumakas ang loob ni Usopp sa duelo. Kaya naisip ni Daddy na papatayin niya si Usopp kung hindi nito tatamaan ang weather vane. Naisip ng bata na imposibleng tamaan ito ng tirador. Ngunit nag-focus si Usopp at pinakiramdaman ng hangin bago niya pinakawalan ang bala ng tirador. Akala nila ay hindi ito tinamaan kaya nagmakaawa ang bata na huwag patayin si Usopp.
Pero nakita nilang tinamaan pala ni Usopp ang gitna ng corona nito. Labis niyang napahanga si Daddy sa nagawa. Saka binigay na din ng bata ang goggles bago sila umalis. Dahil dito ay mas naging kumpiyansa ang sniper prodigy. Nagpakita si Carmen kay Sonji dahil 10 taon niya daw na hinanap ang binatang Cook at kasama nito ang dalawa niyang alalay. Ngunit dahil babero ay natuwa pa si Sonji sa dalaga pero bago mahalikan ng kamay ay nakatikim siya ng kawali sa mukha pero hindi pa rin siya natauhan. Pinakita sa kanya ang mga litrato ng mga sikat na Cook na tinalo daw ni Carmen sa pasarapan magluto. Kaya naman tatalunin din daw ni Carmen si Sonji upang ganap na maging pinakamahusay na Cook sa buong East Blue. Dahil sa nagpunta daw si Carmen sa Barati kaya nalaman niyang si Sonji ang kasalukuyang number 1 chef sa lugar. Hinamon ni Carmen na magpunta si Sonji sa palengke para sa cooking championship sa kasino bukang umalis gamit ang tornado, pero nahilo lang ang babae kaya dinala ng mga tauhan niya. Pero hindi interesado si Sonji sa patimpalak. Habang nananghalian sila Buggy ay galit na siya dahil natakasan na naman ni Luffy. Samantala nasa parehong resto din pala sila Luffy at Zoro. At napalunok na lang si Zoro nang malaman na wala pala silang pambayad. Ngunit tumawa lang si Luffy, samantala dahil sa pagdadabog ni Buggy ay tumalsik ang pera nila kay Luffy kaya may pambayad na sila. Nagpasalamat si Luffy at isinauli ang iba pang salapi. Ngunit saka lang nabusesa ni Buggy na si Luffy pala yun nung nakaalis na ang dalawang bida. Naghanap ng mga masasarap na sangkap si Sanji sa palengke. Nang mapansin nila na nagkakagulo ang mga tao, at pagtingin ay isa itong elephant bluefin tuna na dating nakikita lang ni Sanji sa isang libro na nahuhuli lang daw sa Old Blue. Nais ni Sanji na bilhin ito kahit magkano. Pero sinabi ng mangingisda na ito daw ay magsisilbing premyo sa gagawing patimpalak sa pagluluto. Dahil dito ay naisipan ni Sanji na sumali. Nagsimula ang cooking competition. At nagpakita si Carmen na kumpiyansang mananalo daw sa laban. Ngunit suportado pa siya ni Sonji bago halikan sa kamay, pero nahampas na naman ang kawali sa pagmumukha. Ang mga judge ay mga chef at isang lasenggo. At kung sino ang makakakuha ng maraming score ay siya ang tatanghaling pinakamahusay na chef sa East Blue. Ipinakilala ang mga unang kalahok bago magsimula ang patimpalak. At di makapaniwala si Usopp na interesado si Sonji sa titulo, pero nais lang daw ni Sonji na makuha ang premium rare na isda. Matindi ang naging labanan ng mga chef sa pagalingan magluto. Hanggang sa makaharap niya sa championship si Carmen. Nagsimula ang laban at pinakita ni Carmen ang galing sa pagbabalat ng carrot. Habang nagluluto si Sonji ay naalala niya ang sinabi ng mga chef noong bata pa siya na hindi totoo ang Old Blue kung saan pwede kang makahuli ng mga rare na isda. Pero dahil nakita niya ang elephant bluefin tuna ay napatunayan niyang totoo ang Old Blue. Natapos ang kanilang preparation sa kanya-kanya mga dish kaya excited na ang mga tao. Kalaunan ay idideklara ng panalo si Sonji ngunit sumingit si Carmen. Dahil noon pa pala ay hinahangaan niya na ang kasanayan ni Sonji sa pagluluto. Kaya naman tanggap niya na daw na hindi niya kailanman matatalo si Sonji. Natuwa si Sonji sa sinabi ng babae kaya nais niya daw itong bigyan ng isang mahigpit na hug kaya napalo na naman sa pagmumukha. Saka tuluyang idineklara na si Sonji ang panalo. Kaya inuwi nila ang rare na isda. Napansin ni Nami na may paparating na isang bagyo kaya kailangan nilang magmadali. At nilipad naman ang straw hat ni Luffy kaya sinundan ito at nagkahiwalay sila ni Zoro. Nang makuha ito ni Luffy ay nakabalik siya sa execution platform ngunit nakita siya nila Buggy at nakarating din ito agad kay Smoker kaya naman kumilos sa mga pirata at navy para dakpin ang bida. Umakyat si Luffy sa itaas para tignan ang huling nakita ni Gold Roger bago siya magpakamatay. Pinapababa siya ng isang bantay pero matigas ang ulo ng bida. Ngunit pinatulog ito ni Alvida. Nabighani ang mga tao sa kagandahan ng babae, pero walang ideya si Luffy kaya sinabi ni Alvida na si Luffy ang unang lalaki na nanakit sa kanya. Dahil ito pala ay si Tabachoy na dating pinatalsik ni Luffy sa barko pero hindi pa rin siya maalala ng bida. Dumating ang mga pulis para arestuhin si Alvida sa pananakit sa police captain. Ngunit inakit lang sila ng kagandahan nito kaya hindi na nila itinuloy. At may isang bagay ang tumama sa fountain kaya tumalsik ngunit dumulas lang ito kay Alvida kaya hindi siya nasaktan. Kagagawan pala ito nila Buggy, ngunit hindi makapaniwala si Luffy na si Alvida ang kanyang kaharap. Kaya sinabi ni Alvida na kumain daw siya ng devil fruit na nakakapagpadulas kaya dumulas ang mga taba niya sa katawan. Nagtanggal na rin ng balabal si Buggy saka ibinahagi ang paghihirap na naranasan mula nang pinatalsik siya ni Luffy. Ngunit hindi naaalala ni Luffy ang pangalan niya. Samantala ang mga tao ay nagtakbuhan nang makilala si Buggy. At sa isang iglap ay nahuli nila si Luffy. Sinabi ni Buggy na isasagawa niya daw ang execution ng bida. Naramdaman ni Nami na hindi normal ang takbo ng panahon. At tila may paparating na malakas na bagyo. Nakita din nila si Zoro, at narinig sa mga tao na nandoon daw si Buggy the Clown. Nabalitaan din ni Smoker na nandoon sila Alvida at Buggy kaya ipinag-utos na paligiran ang buong lugar. At sa Kawasaki ng mga barko ng mga pirata. Narinig din nilang nasa panganib si Luffy kaya nagmadali sila Sanji at Zoro.
Nakita ni Smoker na papatayin ni Buggy si Luffy, kaya pinabayaan niya ang mga ito at saka lang nila huhulihin ang mga pirata kapag napugot na ang ulo ng Straw Hat. Nagsaya sila Buggy para sa execution, kaya natuwa si Luffy dahil ngayon lang daw siya nito makakapanood pero nalaman niya nang siya pala ang ma-execute. Nagmamadali naman sila Nami dahil tiyak ay tatangayin daw ng malakas na alon ang kanilang barko dahil sa paparating na bagyo. At isa pa ay nakikipagunahan din sila sa Navy dahil balak ng mga ito na pasabugin ang barko ng mga pirata. Samantala nauna na si Moji sa barko ng Straw Hat para pasabugin ito. Bago ang execution ni Luffy ay pinahintulutan siya ni Buggy na magsabi ng huling habilin. Ngunit ang sinabi ni Luffy ay siya ang magiging hari ng mga pirata kaya nabigla ang mga tao. Puputulin na ni Buggy ang ulo ni Luffy pero dumating ang dalawang crew ni Luffy. At nagtakbuhan ng mga tao nang makilala si Zoro. Bago pa mapugutan ng captain ay sumugod ang dalawa. Dito na rin nalaman ni Tashigi na si Zoro pala ang nakilala niya. Kinalaban ng mga tauhan ni Alvida ang dalawa subalit wala silang kwenta para sa halimaw na duo. At nakaabang na rin ang mga marine sa pag-atake. Dahil mukhang hindi aabot ang crew ni Luffy ay nagsorry na lang siya nang nakangiti dahil patay na daw siya. Ngunit bago maputol ang ulo ay kumidlat ng napakalakas kaya napinsala ang platform at natulala ang mga tao sa nangyayari. Nabalot ng asul na apoy ang platform at nagsimulang umulan ng napakalakas. Saka natumba ang platform at dahil sa mga nangyari ay nakaligtas si Luffy kaya hindi makapaniwala ang mga pirata sa nasaksihan. Umatake na sila Smoker at pinaligiran ng mga marine ang mga pirata kaya naging isang malaking battlefield ang buong lugar. Sinamantala ito ng mga bida para makatakas kaya binanatan ng mga humarang ng mga marine. Napansin ni Smoker na tulad ni Gold Roger ay ngumiti si Luffy nang papatayin na ito. At dahil din sa lagay ng panahon ay mas mapapadali ang pagtakas ng mga pirata kaya naisip ni Smoker kung pinapaboran ba ng kalangitan si Luffy. Isang misteryosong lalaki ang naglalakad sa gitna ng ulan na tila may kinalaman sa lagay ng panahon. Samantala kinakalaban ng Buggy Pirates at Alvida Pirates ang mga marine na nandoon. Nag-transform na isang cart si Buggy at nagpadulas naman si Alvida para makatakas sila sa mga marine. Pero gamit ang Devil Fruit ni Smoker ay nahuli niya ang lahat ng mga pirata sa lugar sa kanilang bat ng anti-Devil Fruit powers. Hindi masunog ni Moji ang barko dahil sa ulan nang dumating sila Usopp kaya tinira sila nito ng itlog. At dahil nagugutom na si Richie ay dinilaan nito ang pagkain. Ngunit pipigilan pa rin sila ni Moji subalit dumating ang mga marine na pinagbabaril sila. Si Smoker naman ay ginamit ang kanyang bike para mahanap si Luffy. Nakita ng tatlo na nag-aabang si Tashigi. Kaya hinarap ito mag-isa ng swordsman at pinaalis na ang mga kasama. Naglaban ang dalawang subalit na gawa ni Zoro na matanggal ang espada nito pero hindi niya tinapos ang dalaga. Nainis naman si Tashigi sa pangmamaliit ni Zoro pero sinabi ng swordsman na kamukha niya daw kasi ang matalik niyang kaibigan. At sunod namang nakita nila Luffy si Smoker. Tagumpay na nakapasok sa barko sila Nami kahit na inaatake sila ng mga marine. Subalit dahil sa mga cannonball ay nangangamba silang lumubog ang barko kaya ibinaba ang layag para tumakas. Nandoon na rin si Sanji na hinahabol ng mga marine kaya binanatan niya ang mga ito. Bumaba si Usopp para tulungan si Sanji sa mga marine. Samantala nahuli si Luffy ng white smoke ni Smoker saka ibinalibag. Pinagsusuntok ni Luffy ang lalaki tapos gumamit ng pistol ngunit tumagos lang ang kamao sa katawan nitong usok. Kaya binalibag siya ni Smoker sa sahig saka tatapusin gamit ang club na may pamontra sa Devil Fruit Power pero pinigilan siya ng misteryosong lalaking may tato sa mukha. Saka nagkaroon ng napakalakas na hangin kaya tinangay sila pati na rin ang mga piratang nahuli at nawasak din ang mga kanan. Saka nakita nila na tinangay na ng hangin ang Going Merry, kaya naman binanat ni Luffy ang kamay, saka isinama ang kanyang crew sa pagtalsik patungo sa Going Merry at tumama sila sa layag. Dahil sa nasaksihan ay naisip ni Smoker na may kakaiba kay Luffy. Natuwa naman si Dragon sa Straw Hat dahil nakatakas ito, kaya itinanong ni Smoker kung bakit niya ito tinulungan. Sagot ni Dragon, bakit mo nga ba tutulungan ng isang tao? Dahil sa mga nangyari ay tagumpay na nakatakas ang Straw Hat. Ngunit nais pang sundan ni Smoker sila Luffy sa Grand Line. Nakatakas na rin sila Buggy ngunit magpapatuloy daw sila sa paghunting kay Luffy. Sakay naman ang Going Merry ay sama-samang nagdesisyon ng buong crew na magpunta sa pinakamapanganib na karagatan para sa kanya-kanyang mga pangarap. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part sa kamag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.